Sa video ng ito ay i-review lang natin itong SightPlus M1 bike computer. Tsaka possible ka na din na manalo nito. Kung paano, panoorin mo lang sa video ng ito. Coming up! What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw i-unbox at i-review lang natin itong SightPlus M1 mga kabatak. Isa itong cycling computer. I-check natin dito yung package, yung physical appearance, yung specs, tsaka lahat ng pwede nating ma-check dito. Tsaka magpasalamat na din tayo sa SightPlus dahil pinadala nila tayo nito, pero lilinawin ko lang po, this is not an sponsor video, pinadala to for review. So honest review lang yung gagawin natin dito. Pero pasalamat pa din tayo dahil may pa-giveaway silang ganito. So kung paano, mamaya ako nasasabihin. At bago natin simulan yung video na to, para lang uli sa mga naligaw dito sa channel na to, magpapakilala lang po ako. My name is Limul Dadpaas at dito po sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, tsaka biking vlog. Nagbibigay po tayo dito ng sobrang daming tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at sobrang dami pang iba, kabatak! Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama itong channel na pinuntahan mo. Okay, simulan natin yung video na to. Siklista malamang, gustong-gusto mo din na nakikita kung gaano ka katulin sa kalsada o gaano ka kabagal, gaano kalakas yung power na nilalabas mo, tsaka marami pang iba. Kung yun yung mga gusto mo, kailangan meron kang isang cyclo computer. Kuya Lem, ano po ba yung bike computer o cycling computer o cyclo computer tsaka speedometer na yan? Pag sinabi nating cycling computer o speedometer o bike computer or kahit ano pang gusto nyong itawag dito mga kabatak, ito yung gadget kung saan sumusukat to usually ng speed ng isang siklista. Madaming klase nito, meron yung sinusukat lang yung speed, meron yung kasama ang cadence, kasama ang power, heart rate, at ito ay isa sa mga yon, isa tong GPS cycling computer na nagsusupport din ng mga ganyan. So mamaya na natin yung i-review. I-unbox muna natin siya. Kapag dumating sa'yo yung package, ganito yung itsura niya. Maliit lang siya mga kabatak, pero naka-bubble wrap naman. At dahil sinasabi nyo na hindi tayo nagdi-disinfect ng mga package na dumadating sa atin, ayan, kuha tayo ng alcohol, lagyan natin. At lagyan pa natin ulit. Tapos kunin natin ang ating lighter, tsaka sindihan. Yan mga kabatak, 100% sure patay na ang COVID-19 dyan. Kuya Lem, what is inside the box po ba? O ano po ba yung inclusion ng package na yan? Okay mga kabatak, so ito yung box niya. Hindi to hard box, simpleng box lang to. Tapos walang masyadong special sa mismong box niya, kundi yung logo ng SightPlus, tapos M1 yung nakalagay, tsaka yung mismong design. Sa likod, meron ditong app download, may QR code dito kung saan pwede mong i-download yung app nila. Yung app na to yung gagamitin mo para makonnect mo siya sa Strava, mamaya i-discuss pa natin yan. Tapos eto, nandito yung mga button, tsaka specification nito. So yun lang yung nasa box. Pag binuksan natin, unbox natin to. Ayan, ganyan itsura niya. Yan lang mismo mga kabatak, ano? Ito yung cycling computer natin. Tapos stem mount, may kasamang rubber na din, tsaka USB cord, tapos tatlong rubber band. Kuya Lem, ano po bang itsura niyan? Kung gaano siya kalaki, ilan yung mga button, tsaka ano pa yung mga physical appearance na nakikita mo dyan? Okay, dito muna tayo sa physical appearance ng cyclo computer na to. This is the SightPlus, makikita nyo naman dito yung logo. Tapos meron tayong tatlong pindutan dito sa ilalim. Sa likod, ito yung mismong kinakabitan ng mount, tsaka mismong USB kung saan natin sinacharge. Yung buong size nito mga kabatak, it's 3.3 inches. Pero yung screen niya is almost 2.9. Tapos yung lapad naman nito ng screen is 1.8 actually mga kabatak. So yan lang. Tapos pag binuksan natin, ganyan yung itsura niya. Makikita natin, maglalagay din ako dito ng isang guidelines kung saan ilalagay natin yung mismong nakikita dito, baka kasi nagre-reflect, ano. So ito, makikita nyo dito is the time, the GPS signal, temperature, nasa sayo kung Celsius o Fahrenheit yung ilalagay mo. Nandito din yung ating mga bars, yung lap, kilometer, tapos ito yung distance,
Tsaka ito yung time, tsaka ito yung distance. Ito pala mga kabatak, ito yung currently na speed mo. So dahil di tayo maalis, nandyan lang siya. Sinusupport din ng cycling computer na to ang cadence, power, tsaka heart rate monitoring. Kaso hindi nila sa atin ipinadala yung mga sensor na yun eh. Kaya dito na lang muna tayo. Paano naman po namin yan magagamit, Kuya Lem, kung wala siyang sensor na katulad nung iba? Sa sitwasyon na ito mga kabatak, hindi mo to kailangan ng sensor para tumakbo. Hindi to katulad ng mga ibang wireless na cyclo computer na kailangan mo nung mismong sensor niyang ikabit din sa iyong bike. Ito kasi gumagamit to ng GPS na sinasabi ng mismong company na imported pa daw nila sa Switzerland. Na para sa akin din naman mga kabatak ay medyo legit yon, kasi ito mga kwento ko lang sa inyo to ng mabilis ha. Kasi yung mga past cycling computer na ginagamit ko na for GPS, nagamit ko dalawa na, no? Hindi ko na papangalanan. Minsan kailangan ko munang mag-ride ng 5 to 10 minutes. The worst is 20 minutes bago ma-locate yung location ko. So medyo matagal yon. Samantalang dito, 35 seconds to 1 minute lang mga kabatak, nalolocate niya na yung GPS ko dito sa amin. Pero it was 2 years or 1 year ago naman yata, kaya syempre nag-i-improve naman yung ating mga technology pagdating dyan. Kaya siguro mas mabilis to dahil na din sa mas bago yung technology nandito. Okay, ito yung GPS na sinasabi ko sa inyong mabilis mga kabatak. Tignan nyo mabuti ah. Yan, nakasara pa yung ating cycling computer. Kapag inopen natin yan, yan yung lalabas. Then lalabas na agad. Ayun, nagka-signal na agad siya. So maglalakad ako. Yan, lakad tayo. Gumagalaw na siya, nakikita nyo. Ganun kabilis yung accuracy o yung anong tawag doon? Ganun kabilis yung signal niya pagdating sa GPS, which is talaga namang nakakatuwa, ano, dahil di mo na kailangang mag-ride for 5, 10 minutes o 2 minutes. Ganun lang, accurate na agad siya. Gaano naman po ba kahaba o katagal yung battery life niyan, Kuya Lem? Pagdating sa battery mga kabatak, they proclaim na this is 1,100 milliampere na battery. So medyo mahaba yun kung tutusin. They proclaim na sa endurance ride kaya nito ng 30 hours. So yung 30 hours na mapapadyak ka, hindi mo yun mauubos o hindi mo yun magagawa ng tuloy-tuloy. May time ka para recharge, which is totoo din mga kabatak. Sinubukan ko tong gamitin since nung pinadala sa akin, makikita nyo, 2 bar pa. 2 bar to nung dumating, 2 bar pa din hanggang ngayon. Paano naman po pag ginabi ko sa ride, meron ba tong backlight na pwede kong magamit? Oo mga kabatak, at yun yung nagustuhan ko dito, no? This is an automatic backlight, hindi to katulad ng iba na kailangan mong pindutin yung backlight para itaas tapos ibaba kung gaano ka taas yung o gaano kaliwanag yung gusto mo. Ito po ay automatic backlight kapag isiset mo lang yung time niya for time ng Pilipinas, which is plus 8. Tapos sa oras na dumilim na, for mga example 6 na yan, automatic nang mag-on yung backlight niya. Kahit magdamag kang tumatakbo, naka-backlight lang yan. Tapos pagdating ng mga 6 a.m., yan, mawawala na siyang kusa. So ganun yung automatic backlight mga kabatak. So medyo maganda yan kasi hindi na hassle kung kailan mo i-open yung backlight mo. Tsaka kagandahan dito mga kabatak, kapag araw, hindi siya masyadong, alam mo yon, kitang-kita mo pa din siya kahit mataas yung backlight na nanggagaling sa, o direct light na nanggagaling sa araw. Waterproof po ba yan, Kuya Lem? Yes, waterproof po ito. And then splash proof na din mga kabatak, ano? So hindi mo problema kung uulan. Yun yung advantage ng may isang cyclo computer ka. Kapag umulan kasi tapos gamit mo yung cellphone mo, medyo syempre alanganin ka dahil mababasa yung cellphone mo. Kailangan mo pang i-plastic. Tsaka isa pa, kapag cellphone yung ginagamit mo as your speedometer, ano, medyo may kaagaw ka kasi sa battery ng cellphone mo. So sa akin hindi ko masyadong gusto yung ganun. Gusto ko lang cellphone ko, walang kaagaw, kung di pang picture lang, pang contact, pag emergency. Naiko-connect po ba yan sa cellphone, Kuya Lem? Tsaka anong app yung kailangan namin gamitin? Tsaka naiko-connect din ba to sa Strava? Yes po, pwede mo siyang i-connect sa Strava using their app. So i-scan mo yung app na to, na tulad nung sinabi ko sa inyo kanina. Pag na-scan mo yan, i-download mo, then i-connect mo yan sa mismong Strava mo. At kung naka-follow kayo sa akin sa Strava, makikita nyo na yung ibang mga ride ko ay ginagamit ko na to. Makikita nyo yung uploaded by, something na ganyan. So ito na yung ginagamit natin. Kung accuracy naman yung sasabihin natin, halos parehas lang sila ng Strava eh. Kasi parehas silang GPS, ano mga kabatak. So yun yung kagandahan nito. Hindi ito katulad nung mga, alam mo yon, may mga sensor. Minsan kasi pag kinumpare mo siya sa Strava, medyo sablay eh, no? O hindi ganun kadikit. Pero nakukuha mo pa din naman yung benefits. Pero iba pa din yung accurate na ganitong cycling computer. Okay, this is my final thoughts sa paggamit ng cycling computer na to. Para sa akin mga kabatak, yung computer na to halos kapareha siya ng iba na cycling computer, pero sa mas mura
na price. This is a 2,650 pesos cycling computer yata, I think, dahil naka-sale sila. This is $56 kasi eh. Tapos, dati it is $75 yata. So, para sa isang cycling computer na katulad nito, na may GPS na, supported pa ang cadence, pati power, tsaka yung heart monitoring natin, ay panalong-panalo na to sa price niya. Kaso, bibilin mo ng hiwalay yung mga sensor, which is ganun naman talaga. At yung pinaka-nagustuhan ko dito sa cycling computer na to, mga kabatak, ay yung bilis niyang kumuha ng GPS signal. So, bago ka palang mag-ride, pag inon mo, mga 35 seconds to 2 minutes lang, nakukuha niya na agad. Yun, honest na honest ako doon dahil yun talaga yung nagustuhan ko dito. Pero ang isa pang nagustuhan ko dito, mga kabatak, merong paraffle o pag-giveaway si Cyclas. Medyo hindi lang kami nagkaroon ng nagkaroon lang pala kami mga kabatak ng misunderstanding about dito. Yung akala ko kasi ako yung magpaparaffle mismo ng ganitong cycling computer. So kung naka-follow kayo sa page, nakikita nyo yun. Pero sila pala, pero paraffle pa din yun, ano? Makikita nyo yan, paano ba sumali sa raffle nila or giveaway nila. Lalagay ko dito yung itsura. So search nyo sa Facebook yung kanilang Facebook page. Tapos makikita nyo, scroll down nyo lang dito, meron silang giveaway. Pinost ko nung November 10 hanggang November 25. So may 2 days pa kayo, I think. Ano ba ngayon? 23, 24, 25. So may 3 days pa kayo para sumali, including today or 2 days. Sobrang simple lang nung instruction nila. Follow the Facebook page ng Cyclas. So ipa-follow nyo lang. Tapos magko-comment kayo sa mismong Facebook page nila na to. Ilalagay ko yung link sa baba. Tapos nakalagay lang, post this product link of Cyclas and the reason why you like it. So ganun lang, ano, pagalingan lang kayong mag-imbento ng dahilan kung bakit gusto nyo ang isang cycling computer at possible na manalo kayo nito. Kaya ngayon pa lang, i-comment mo dyan sa baba, umabot ka sa video na to, comment mo dyan sa baba, salamat Cyclas. So ayun lang, ano, so medyo humihingi lang din ako ng konting patawad kasi hindi ko alam kung ako yung hindi nakaintindi o hindi lang talaga nila pinaintindi sa akin na ako, na sila pala yung magpapagiveaway. Pero okay lang din naman, ganun din naman yung chance nyo na manalo. Ang kagandahan pa nga nun, yung ipaparaffle nila na sa kanila pa mismo manggagaling, mga kabatak, ay kasama yata yung cadence, tsaka power, tsaka heart rate na sensor. So mas maganda yun, diba, kaysa yung sa atin manggagaling na isang ganito lang. At ayun, salamat sa panunood. At lagi nyong tatandaan na ang tunay na kabatak ay nagsusubscribe. Kaya mag-subscribe na kayo, mga kabatak. Salamat sa panunood. Ingat kayo, stay safe, stay home. Ingat. Boom!